read the instructions. Number one, take off the exhaust hose and pour water up to the low level mark. With each sterilization operation, the water level will rise. Replace with fresh water once the high level mark is reached. Dahil nalagyan ko na ng water kanina, hindi ko siya na video. Papakita ko na lang kung ano yung hose. So, meron tayong dalawang hose dito sa autoclave na to. Tanggalin lang natin yung hose. Meron tayong exhaust hose, tsaka tank hose. Yung tank hose, yun yung mas mahaba. Tapos yung exhaust hose, yan yung mas maikli. Ayan. Yung pinapakita ko ngayon, yun yung exhaust hose. Nakalagay naman dun kung saan mo siya ilalagay. So, sa pang upper na butas. Tapos, yung tank hose naman, yun yung may mahabang parang tube sa loob. Ayan. Yun yung ilalagay mo sa first na hole, dun sa mas mababang hole. So, pakita natin kung paano ipasok yung hose dun sa hole. So, si tank hose, yung may tube na mahaba, ipapasok natin siya dun sa lower hole. Si exhaust hose, yung maikli, ipapasok natin sa upper hole. So, yan yung tamang procedure kung paano ipasok yung mga hose. And dapat, lagi nating papalitan yung tubig hanggang low mark. Itatapon natin yung tubig na to sa next gamit natin ng autoclave, and dapat nating palitan ng tap water lang yung galing sa gripo. Okay na yon. After malagyan ng tubig and mailagay yung hose sa tamang hole, pwede na nating i-turn on itong machine natin. So, i-plug lang yung machine and meron tayong on and off button dun sa gilid. Itaas mo lang yun para mag-on. After what we did, we can open the machine now. So, just press the handle going towards the upward position. So, i-press natin yung handle kasi kapag di natin siya press, hindi mabubuksan yung machine, yung ating autoclave. So, kailangan i-press siya habang inaangat. Kung hindi natin siya ipe-press at iaangat lang natin siya, hindi natin siya mabubukas. So, para mabuksan siya, kailangan nating i-press. Yung pag-press sa kanya, parang yun yung pinaka-lock niya. So, ayan, makikita natin yung laman ng autoclave. May basket tayo. Isa, dalawa, pangalawang basket. Tanggalin lang muna natin yung mga basket. And we have 3 baskets. Tanggalin pa natin yung basket sa dulo. Kung makikita nyo, parang may stage yung autoclave. So, what we need to do is to fill water hanggang sa katapat na siya nung stage na yan. Na may 8 side or parang pa-octagon siya, diba? So, i-fill lang natin siya with water. So, tap water lang yung gagamitin natin para i-fill yon. Yung level ng water tsaka yung level ng stage dapat the same. Huwag dapat tayo sosobra dun. Kuha lang tayo ng water muna. Then after, ilagay lang natin siya sa loob. Hanggang ma-fill natin hanggang dun sa stage na octagon yung side. And make sure na naka-close yung sa ating, yung sa baba kasi ng autoclave, parang meron siyang hole. Every after natin siyang gamitin, dun natin i-drain yung water. So make sure na naka-close yun bago tayo maglagay ng tubig. Welcome here. Ngayon, okay na yung water level natin. Kapantay na siya ng stage halos. So, i-ready na natin yung mga materials na gagamitin natin sa autoclave. So, kuha tayo ng isang basket and ilagay natin siya sa loob. Yung basket na to, yung mag-hold ng mga bagay na need natin i-autoclave. So, sa amin ngayon, ang kailangan lang naman namin i-autoclave, dalawa lang namang MHA agar na nasa Erlenmeyer flask. So, hindi na namin kailangan gamitin yung ibang basket. So, all in all, isang basket lang yung aming gagamitin. Pero kung marami kayong i-autoclave, yung basket na yun yung magiging partition ng
mga dapat niyong i-autoclave. Ngayon, kubera na natin yung ating Erlenmeyer, flush yung mouth niya. So, yung ginamit namin is clean paper tsaka rubber band. Pero mas maganda sana kung ang gagamitin natin is aluminum foil para sure talaga tayo na hindi siya, kahit na mabasa yung aluminum foil is hindi siya mapupunit. Di katulad ng paper. Pag nabasa kasi yung top ng paper, may tendency na mapunit siya. Yun. Dahil wala kaming aluminum foil, improvise muna tayo ng paper. After nating mailagay, kailangan lang na balance siya yung hindi nakapaling. Sarado na natin yung ating autoclave. Pag sasarado natin siya, basta isara nyo lang. Hindi nyo na kailangan i-press yung handle. After closing yung autoclave, it's time for us to choose what sterilization method will we use. So, we will use liquid sterilization method because yung i-autoclave natin is liquid agar naman. So, press select hanggang makarating siya kay number 1, which is liquid sterilization. So, nasa number 1 na siya, liquid sterilization, press start. Press start 3 times. So, after pressing it 3 times, makikita nyo na yung sa process monitor natin, magbiblink na yung ating high pressure, yung dun sa may heat. Sa heat. Yung sa baba ng heat, ayan, magbiblink na siya. So, it means na nagra-run na yung ating autoclave. So, maghintay na lang tayo ng 2 hours. After 2 hours, so, completed na yung ating liquid sterilization. So, makikita nyo na nagbiblink na yung complete na sign. So, after nun, pwede nyo nang buksan yung autoclave. Mag-ingat lang kayo dahil mainit yung singaw niya. So, make sure na wag agad kayo dumungaw kasi mainitan talaga yung face niya. So, kunin na natin yung agar. Yan, okay na siya. And yung isa pa, kunin na natin din. Yan. I-close na natin yung autoclave. And kailangan natin siyang linisin para hindi bumaho yung loob ng ating autoclave. Para linisin, kuha tayo ng palanggana or ng basin, tsaka yung hose na kasama ng autoclave natin, i-coconnect natin siya dyan sa hole. Yan yung sinasabi kong dapat na nakaklose para hindi matapon yung liquid na ilalagay natin, yung kanina. I-attach lang natin dyan yung hose, then i-click nyo lang yung open, pa-right. Yan, then magpo-flow na dyan yung liquid na ginamit natin. Kasi pag na-imbak yan dyan sa autoclave, mabaho siya, amoy siyang agar na nabulok. So, dapat every after use, kailangan natin siyang linisin. Ide-drain lang natin yung water hanggang maging okay na. After na ma-drain lahat ng water, pwede na natin ibalik yung dalawa pang basket na hindi naman natin ginamit. So, kunin lang natin yung basket and i-place lang natin siya like kung paano natin siya kinuha before. Ito yung pangatlong basket and pwede na natin isarado yung ating autoclave. And i-turn off na natin yung ating autoclave. Press nyo lang down tapos pindutin nyo lang yung switch para ma-off na siya. Ganun lang gamitin yung autoclave natin.